Maraming salamat po, and as we continue with our topic for the day, be with us, Father God. Thank you, Jesus, for His fellowship, and guide us, Lord. Thank you for everything. We love you. Amen. Okay, so, sino may inita? Taas ang kamay. Me, because of to the board.
word dun sa kanya mapupunta lahat. Wala. Oh, bilang na tatlo. 1, 2, 3. Ay, wala. Wala na. Ay, sayang. To bring good news to the... Poor. Pangalawa? Mind of the broken hearted. Mind of the broken hearted. Pangatlo? Release captives. Set the captives free. Set the captives free. Number 4? Free to those in prison. Oh, free to those who are prisoners. Okay. So kanina, napag-usapan natin yung BALM bilang healing, bilang buo. Nakita niya? Yes. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, whiteboard, makasama ka naman bilang nakita sa akin. Okay. Pag-usapan natin yung salitang ito. Yung pangalan talaga ng church. Let's try. Kasi Aljun. CR. Okay. Be amazed. Living means. So actually, yan talaga word lang dito. Amazing. Ministry. It's another term for church. B is what? D is? It's a verb. B is a verb. It's an action word. It's a faith. Alam niyo ba ang salitang B is a faith word? Substitute word. Substitute word. So, okay. So, dito tayo sa amazed living. Parang feeling ko matatanggal yung word. Okay. So, be amazed living. Say natin. Pag sinabi amazed, ano po ng salita na naisip mo? Jodra. Wow. Ano pa? Oh, man. Jodra, ano pa? Awesome. Wonderful. Okay. Alam niyo ba na ito ay parang ano to eh? Iba ibig sabihin ng amazed, iba ibig sabihin ng living. Ito ay parang double-edged sword. Ganyan yan. Ayan. Double-edged. Walang pakilabana. Wala ko ng mag-throwing. Okay. So it's a double-edged sword. Meron ditong blade. Meron ditong blade. Tama? Yes. Okay. Ano to? May meaning bakit ito binigay sa atin ng word, amaze. Meron kayo lang bakit ito binigay din sa atin ng word, believing. Okay? So, for a very long time, we're declaring we are BALM, under church flow, we are the amazed living ministry. Ang question is, naiintindihan mo ba talaga anong ibig sabihin ng church mo o hindi? Sige, ano ibig sabihin ng church mo? Halimbawa, dulos. Yung sinabi yung dulos, naiintindihan namin dulos yun. Means servant. Greek word for servant. So what we're doing? We're serving people. How about you? Pag sinabi victory, naiintindihan namin ano ibig sabihin ng victory. Ibig sabihin, we are victorious. So we're living a victorious life. Pag sinabi fall, naiintindihan ko, it speaks of healing. So it means, dapat, either ikaw ay magaling o nagpapagaling. Yes or no? Yes. Problema, hindi mo sila nakikita. So, isa-isa natin. Be a base living ministry. A base living. Kasi may na-base living. So, nakipasin niya double-edged. Yung isa, pinag-usapan natin kanina, ito yung healing. Ito yung bun. Ano yung kabilang blade? Ito yung a base living. Ito yung buong pangalan ng church. Be a base living ministry. So, amaze, ano kanina? Wow, ano pa? Nanga. Ano pa? Jaw drop. Jaw drop, ano pa? Awesome, ano pa? Wonderful. Incredible. Unique. Eh, ano ibig sabihin ng living? Why? Human. Growing. Witness. Ano pa? Life, growing. Paano mo ito sabi, you are living? You mean you're being, you're growing. Growing, breathing. Okay. So, what does it mean? Ang BALM's living ministry, take all of this. Number one, we want to be a people always amazed in the love of God. Four.
all may isip nilang mag-dari. Okay. Number two. We want to be a people creating a culture of abasement towards God. And number two, yung una, we want to be a people always amazing what? To the love of God. So ano yung ibig sabihin nun? Amaze ka sa love ni Lord. Addicted ka. Ganun lang kasimple yan. You're so addicted sa love ni God. You're so in love with the Lord. Hindi mo kaya mabuhay nang wala yung love ni God. Sino dito ganun na? Ako! Okay. Number two. We want to be a people always amazed. Ay, hindi. We want to be a people creating a culture. Creating a culture of amazement towards God. Ibig sabihin, creating a culture. We want to be a people creating a culture of what? Amazement towards God. Ikaw ay isang instrumento ng Diyos para yung ibang tao ma-amaze kay Lord. Nagalugin niyo na lang. Ako, sabihin niyo nga sa sarili niyo, ako? Ako? Ay isang instrumento ng Diyos. Parang iba? Parang iba? Anong tawag? Mamangha. Ayun, parang iba ay mamangha. Mamangha. Ay, parang wala ka buhay-buhay. Ulitin natin. Ako? Ako? Ay isang instrumento ng Diyos. Ay isang instrumento ng Diyos. Parang iba? Parang iba? Ay mamangha. Ay mamangha. Sa kabutihan. Sa kabutihan. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Naniniwala ka ba na instrumento ka ng Lord? Parang iba ay mamangha sa kabutihan ni God? Yes. Uwe. Yes. Uwe. Paano, ano ibig sabihin ng amaze? Amaze is another term for? Awe. Awe. Another term for awe. It's another term. Okay. Another term for awe. If you are may awe, meaning, okay ka. So isang Kristiyano, sa oras na mawala yung awe, mawawala, susunod na mawawala sa iyo, faith. Pag mawala yung sasari mo, Christian na lang. Medyo sa kanya. Wayo ka dito. Wayo ka dito. Sabi niya na, sabi ni. Pag mawala yung awe, mawala yung sasari mo, Christian na lang. Wala naman Christian. Nag-Christian na kasi yung joke ni Adjon? Oo, medyo. Nag-Christian na. Nag-Christian na, di ba? Internet, sabi sa Kristiyano, pag nawala yung O, Kristiyano! Ayun. Okay, fine, okay. Ngayon, ibig sabihin, we want to be a people who's always O, may O in God, instead of creating others or inviting, encouraging others na magkaroon din ng O. Okay, Lord. Marami tayong kaibigan, kakilala, kamamilya, na wala nitong salitang ito. Lord. Yes or no? Yes! At ang mga taong walang ganito towards God ay dead. Spiritually dead. The only way for you to have this, Pastor, paano ko malalaman na may ganito ako? Simple lang. Kung passionate ka of everything about the Lord. Kung you're so, halimbawa, paano ko malalaman na wala akong ganito? Simple lang. Tamad ka magbasa ng Bible, tamad ka mag-pray, tamad ka mag-worship, tamad ka pumunta ng church, punta ka ng church, tamad ka rin, matutulog ka rin. Ganyan. I know someone, tatay niya, pastor, worship service kami, sa likod siya, may earphone. Ang preacher, yung tatay niya. Oh, di ba? Kami ang mangha-mangha din sa preaching. As in, wow, isa ito sa pinaka-best preacher. Siya, nasa likod. May earphone. Ah, ganun. Wow. Galing, no? So, sabi nyo, kasi makapagpapabago sa taong yun, ibang klase. I tried to reach out dun sa taong yun, pero iba. Ibang level niya. Tatay niya to, ah. Tatay niya, pastor. So, ibig sabihin, yung taong yun, walang ganito. Walang po. Pastor, nasaan na siya? So far, according sa kanyang FB, may karelasyon siyang lalaki. Wait, no! Okay, lalaki. Okay, so, huwag niyong niyaya kasi kailangan niya. Yeah, sabi niya, tatay-kwando po. So, ibig sabihin, hindi porke pastor's kid ka, hindi porke passionate na magulang mo, ang bagsak mo. Ito kasi, sariling decision mo to. If you want this or not. Yes or no? Yes. Sabi niyo sa katabi mo, magkaroon parang O. Magkaroon parang O. O, ba?
IG mo. Ayan, gamitin natin yun. Okay, lagyan natin ako yung mga pangalan, di ba? Adjonyo. Pangalawa. Sabi sa living, ito ay growing, alive, breathing. Anything na may karong kinalaman saan? Sa living. Okay? So, pag sinabi, amazed living, meron kang isang klase ng all lifestyle. Isang lifestyle na nire-reflect yung glory ni Lord. Isang lifestyle kung saan nakikita si Jesus sa'yo. Amen? Yes. Sa lahat ng areas. Yes or no? Yes. Yun ang ibig sabihin nun. Ang problema, paano ka magkakaroon ng life kung ikaw ay may sakit spiritually, physically, emotionally, intellectually, and financially? May life ka ba? May life ako. May hinga ako. Tanong, may life ka ba? Zombie. You're living dead. Okay. So, lagay ka siya na? Yes. A double-edged sword. Tapos, ano ibig sabihin amazing life? Amazing life, ibig sabihin you are whole. Buo ka. Walang kulang sa'yo. Amazing life. Amazing life, ibig sabihin you are satisfied. Your life is fulfilled. Pag sabi satisfied, fulfilled. Hindi mo kailangan ng mga bagay, hindi mo kailangan ng tao na magpupulpil sa'yo. Diba? Pag sabi, amazing life, you have a purpose, meron kang vision, meron kang goal, meron kang direction. Hindi mo kang huling, parang kang hilong talilong kung saan ka, di ba? Hindi ganun. Kaya nakaka... Basta yun. Term lang yun. Okay? Seryosohin yun. Okay. Anyway. So, madaling salita, ang purpose ng BALM is for the people to have an amazing life. Ang isa sa pinaka talagang gusto natin mangyari, mga tao, tayo mismo, at yung mga taong pinadala natin dito sa church, at yung mga tao na kapaligid sa atin, magkaroon sila ng isang amazing life. Ano yung amazing life? Amazing life... Okay? Space of... The only way for you to have an amazing life is to have wholeness. At itong wholeness na to, makikita mo lang kay Jesus. Sabi ng Lord, I come to make you whole. Hindi siya pong dumating para bigyan ka ng 90%, 50%. Ang gagawin niya sa'yo, 100%. Hindi ka, makapagaling ka ni Lord, hindi slightly healed. Completely healed. Whole. Wholeness. Question is, you have this. Kompleto ka na ba? Tagal mo yung katabi mo, buo na ba yan? Buo na ba yan? Okay? Tapos, isang gabi, di ba, ang heart ko is, nasa UP pa lang tayo, isa sa naging heart natin is, we want to bring healing to the nations. Amen? Yes or no? Kaya ngayon, actually, one day, ang pangalan talaga ng church natin, hindi BALM. Amen! BALM International. Kasi we want to bring healing to the nations. We want to bring healing sa buhay ng mga tao. May problema. May pinangas ng problema? So nakita niyo bakit double-edged sword tayo? Yeah. So you're not only you're not just going to bring healing. You're going to cause that person to have an amazing life to Jesus. Amen? So healing and wholeness. Kasi may problema. Walaan nyo, anong problema? Visites. Ano na? Visites. Bakit tayo problema? Kasi tayo magdadalim. So, bakit siya naging problema? Kung ikaw, huli ko yan ako. Yun. Huli ka lang. Ito ang problema. You cannot give what you don't have. So, in order for you to bring healing to someone, be healed. Dapat ikaw muna ay whole. Kasi kung ito ay half, at ikaw ay half. E di whole na. Perfect match. So, whole na kayo. Kailangan naman sa okay, may problema. Pag nawala ito, nawala ka, i-hack na naman siya. Kalahanan na naman. Yes or no?
automatic, hindi kanya kailangan sa buhay niya. Yes. Diba? Okay, hindi mo rin siya kailangan sa buhay mo. Bakit? Kasi buo ka eh. Buo ka. Buo siya. Ang kailangan mo lang dalhin si Jesus sa kanya. Yes or no? Yes! At pag dinala mo si Jesus sa kanya, buo na siya. Tapos ang problema mo. Yes or no? Yes! So, yun ang problema. Ito ang problema. Kayo ba'y buo o kayo ka lahat eh? Buo! In faith! Oo. Walang in faith ha. Walang in faith. Walang sabi niyo ba sa akin, sa oras na to, na ikaw ay buo? Hindi! So ano na? 85%, 50%, 75%, 100%? 75%. Dito mo sabi, piling ko 25% pa ako. Grabe. Piling ko 50% na ako. Ako mga 16%. Pasan pa lang malalaman na buong-buo na ako. Sabi sa Bible, sabi sa Bible, whoever the sun sets free is free indeed. You will know that you are free from asserting something kung itong bagay na to ay hindi na mo problema. For example, problema ay magmumura. Pag hindi ka na nagmumura, yan, buo ka na dyan. Buo ka na dyan. Sino na dito buo doon? Ako! Sino dito? So, pastor, paano halimbawa meron pa akong struggle sa buhay ko? As long as you live, you will have struggles. As long as you live, you will have seen, you will have failures. Kasi tao ka. Ang tanong, sino pa master niyan? Ikaw ba master ng kasalanan o siya nagmamaster sa'yo? Ako na. O, diba? Paano ko mapapatunayan na master ka ng kasalanan? Hindi ka nagsasubmit sa kanya basta-basta. Na-overcome mo siya. Hindi may umaray. Okay. So, ngayon, sino dito ang whole? Where? Pastor, possible ba na maging whole ako 100%? Pag nasa langit na, possible. Pero kapag buhay ka, maniwala ka sa akin kapatid. You will only be whole 99.9%. Not perfect. Perfection will only be achieved. Once you're dead. Pero ano ibig sabihin ni Lord? Sabi ni Jesus, sabi nga ni Paul eh, imitate me as I imitate Christ. Tapos, sabi rin sa Bible, be like Christ. Sabi sa Bible, be holy for God is holy. Ano ba yung sabihin nun? Kailangan mo magpakabanal, paano ko magiging banal? Kaya may salitang grace. Bakit? Kasi no one can achieve the holiness 100%. No one. Nobody. But simply because of this word, you're already holy. Lahat na nakikita ko dito, banal kayo sa mata ni Lord. Dahil kay Kristo. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Doctrinal pa naman yung sinasabi ko, nasa labas na ba ako ng Bible? Sabi niya lang, kung nasa labas ako ng Bible, ha? Okay. Oh, totoo yun! Eh, Pastor, ibig sabihin, banal na ako? Okay, tinawin natin. Pag banal ka na, ibig sabihin, kaya mong, hindi mo na iniisip gumawa ng mali. Ang temptation, hindi mo maiiwasan yung dumapo sa utak natin. Yes or no? Yes. At ilalabanan yan. Yung tipo pag dumapo yan, yung tipo ayoko nito. Tanggalin, tanggal. Ganon. Tama? Yes. Pero, ano yun? Tapos. Okay. Ngayon, anong ginagawa sa temptation? Parang ganito yan eh. Ang ibon, hindi mo mapipigilan, dumapo sa puno. Tama? Pero pwede mong pigilan, gumawa ng pugan. Ganda ng kasalanan. Hindi mo mapipigilan, nabibigyan ka ng talaga ng thoughts. Things na hindi naka-glorify ka lang. Yes or no? Yes. Pero pag ikaw nag-submit, ipag-usapan na yan. Ang mas worse, nag-submit ka sa kasalanan, gumawa ka ng mali, hindi ka pa nag-repent, hindi ka pa humingi ng sorry. Mas worse yun. Okay? So, lahat ng kaharap ko dito, holy ba tayo? Yes! So, pag holy ka, meaning, buo ka. Kasi hindi ka pwedeng maging holy na hindi ka buo. Yes or no? Yes. Pero dahil yan dito. Yes? Now, ito ngayon ang challenge. Ready na kayo?
Sino dito whole na? Amen. Taas ang kamay. Ako nang amen. Taas ang kamay. Sino dito whole na? Taas, taas, taas. Taas ang kamay. Lahat ng mga dapat na sinasabi buo niya ako. Taas ang kamay. Kami na lang. Taas, taas. Taas, taas. Hindi na ko ganyan. Taas. Taas. Ayaw taas na. Pangayaw mo taas. Okay, okay. Baba, baba. 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 Sabi mo buo ka, di ba? Grado ka? No. Si grado ka? Okay. Independent. Ibig sabihin, pwede ka ngayon mag-bring ng wholeness sa buhay ng iba. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes! Okay. Magbigay ka, sino dito willing mag-testify agad-agaran na meron kang isang bagay na na-overcome na sa buhay? At dahil sa bagay na yun, inuho ka na ng Panginoon. Sabi mo, whole ka, di ba? Yes! Di ba sabi mo, willing testimony ka? Ano? Willing witness ka, di ba? Okay natin! Okay. Yeah. Ayaw na. Ba't nagtuturo? Sino nagtas ang kamay? Dali, itas ang kamay. Kung nagtas ang kamay kanina. Okay. Asan na yung mga kamay? Hey! Yung kamay! Ay, ang dami niya na. Bakit na wala? Ay, parang meron akong may standard principle sa
siya kasi ay nung time na yun I read parang marami akong times na nireread ng Bible tapos parang self-realization din na ay akala ko ganito pero kay yung parang if you know the word ng ni God you will eventually know na yung mga kinagisnan mong mga bagay hindi yung yun yung tama kasi there is more of it na mas tama. I mean, if you think na yung ginagawa mo ngayon is tama na, think twice or think many times before you assure na yun yung tamang ginagawa. Kasi yung word ni God, nandun natin makikita kung ano ba talaga yung totoo ng tap. Ayun, so... appreciation lang din kay Pastor Mike kasi without him, hindi ka marirealize. Yeah, pero overcome niya yung rebellious side, diba? So, escape the rebellion. Okay. And overcome yung B-sides. Nalaban ng church natin yun yung B-sides na yun. Okay, na rebellion. So, meaning, she became a... She became a healing testimony of what the Lord wants to do. Okay? Of, na paano ma-overcome that? Na by believing the word, you overcome the spirit of rebellion. Isa pa, last, isa pa, dalawa. Siya dito, willing ko mag-testify na God healed you from this whatever. Game. Hindi ako magtuturo, ha? Yung whatever na yung bahala ka mag-fill in the blanks. Diba? Kasi marami-rami yan, eh. Bahala ka. Hindi ako magtuturo. Bahala ka mag-volunteer. Ito ako ganda. Kayaan kayo, kayaan ko kayo. Open floor. Open floor. Open floor. Okay. Miss floor? Okay. Ano lang yan, ha? 10 seconds lang. Nagbibilang ako. Wala ka tayo, masagad na paunahan. Laga tayo, to close ko yung, ano, saya, opportunity. Hindi na, best acceptance from no doubt. Hindi na, ma-overcome mo na yung... Hindi na, matapang ka na eh. Ano, ay, hindi na, matapang ka na. Mag-pensure ka na tayo. Hindi na, please. Mamaya na sila. Sino, grabe. Okay. Okay. Ano ba sila? 10. 9. Isa pa. Makakakong si Lord. Hindi. Siguro yung pinaka... Hindi mali. Hindi. Sorry. Sorry. Isa pa. Tatawa ko. Sorry. Yung masasabi ko talagang nabago na sa akin God, yung pagiging kuripot. Ayan. Hindi ko naman masasabi na lahat kayo kaya ko ilibre ng ganito. Every week kaya ko ilibre. Pero, alam mo yun, kasi yung... Kasi dati, sobrang ano ko talaga, kung narinig nyo dati yung kwento ni Pastor about sa akin, yung, alam mo yun, kailangan ko ba akong pilitin para maglabas ng pera, para mag-share ng ganito, ganyan. Yung, more on, sobrang selfish ko. Yung sa sarili ko na, ano lang, kahit may pagkain ako, ko share sa iba. Itatago ko ba yan para lang painin ko. Ay, gano'n! Next. Sorry. Next. That's what.
Mismore mo na lang si Sheila next. Yeah, Chris. Tulungan mo ako dito ka lang. Alam, parang meron akong ano. Bilis mo, ano lang yan, 2 minutes lang yan. Okay, ano, yung never starts na movie. Ano eh, yung pinag-sa under, yung ano, yung... Pansin nyo? Ano yan? Ano yun? Hindi, pansin nyo yung hindi ko pagsasalita kapag may mga bago, hindi ako offense tao. Yung binago ako, binago sa under, yun. Yung sana yung partner. Tsaka hindi ako... Palagi yung pala, hindi ako open. Share. Yay! 2 seconds. Sabi ka 2 minutes, hindi 2 seconds. Nagulat na lang na, wow, itong taong ito may faith na ganito, may decay to the birth.
there's always a reason for everything. And there's a reason why you're here. You're not just to bring healing. Your testimony itself brings healing already. Kwento mo. Paano ako binago ng Lord? Ate, ate ka lang eh. Tulad junior, diba? Ate natin. Junior. Ngayon sa big boss, mga ganun na. Oo, di ba? Diba, so nakita yung si junior, di ba? So, gaano katagal? Si Nane, di ba? Gaano katagal na, no? Natin na-involve sa Bible study yan, di ba? Eh, yung unang Bible study natin, nagbigay lang tayo ng prophetic words. Bigay kami sa kanya. So, di ba si Kim? Na-invite lang ng Holy Ghost party, biruin mo. Nag-prayer mountain ka agad. Ayun, wala. Lasing. Ah, ito pinamaganda si Rose. Bago-bago. Si Rose. Gaano katagal natin yung mga kakilala? Yung videos pa yan. Grabe, hindi yan kami yan. I wanna hear the testimony ni Rose one day. Yes! Hindi, hindi para dito. Sa church. Hindi ko lang sabihin ko kailan. Kasi pag sinabi ko, huwag lang mag-wala na sa huwi. Huwag lang mawawala yan. Okay. Diba? Bilaan na lang. Magbalaan na lang ako. Okay. So the bottom line is, the Lord sets people free. The Lord heals. That is what it means to have an amazing life. So, question is, do you have an amazing life? Yes! Diba? Amazing life doesn't mean kailangan ng sobrang perfect na. Pwede bang mapunta na doon? Yes. Diba? Yes. Di naman kailangan makarating ka doon bago magkaroon ng amazing life. Yung journey mo papunta doon sa promise ng Lord is already the start of your amazing life. Ako, for the past 11 years, I have an amazing life. Hindi lagi may budget ako. Nasubukan maglakad ng Bible study, wala pera. Nasubukan yung mga bagay na yun. Nasubukan, hindi siya madali. Nasubukan natin maulanan sa UP, so on and so forth. But, does it define my life? No. My life, it depends dun sa faith na meron ako kay Lord. And as long na meron akong faith na yun, then I have an amazing life. Because, as long na meron akong faith na yun, never akong pinabayaan. Amen? Amen! Duruin nyo from UP Diliman, to this place. And who knows, amen. Pag matapos ang taon na to, let's claim to this place, to that place, to this place. Amen! Uno tayo. Dito tayo mag-worship service. Yes! Amen ba? Amen! Hindi na mainit. Okay, so we declare, this is the last day, na dito tayo na mainit kasi next na seminar natin, dito na tayo. Amen! Tapos pinuksan natin yung maraming aircon. Yes! Diba? So, sige. So, we will have a break. So, can we stand? Break. Workshop to workshop. So, pero i-release ko na rin si Ray. Can you group yourself? Kuha ka lang ng grupo mo. Group mo. Hindi na by twos. By threes or four. By threes or four. Pero mas kasama ka. Try sa mga lalaki sa group. Okay. Lalaki, lalaki, babae, babae. Okay. So, pala yung babae, dalawang grupo kayo. Sweepers. Dalawang grupo. Our church is ready.